mga prime time. So ngayon ay araw ng Sabado at ilang araw na lang, Mayo 7 ay magbubutuhan na po para sa ating national election. At syempre, ito yung pagkakataon na naibigay sa atin, nakapag day off tayo. So ito yung time natin para tayo ay pumunta sa Philippine Embassy para tayo ay magboto. Ayan, syempre sa pagkakapangulo, bisipangulo at sa ating senador. Number 1 sa aking balota, syempre sa aking listahan, number 44, Francis Leo Marcos Agbiag. Ang senador ko, yung subok na makatao, yung handa magbuwis ng buhay para sa bayan, lalo nung panahon ng pandemya. Hindi yung politikong trapo, yung tapat sa serbisyo at maaasahan sa oras na kanibig. Siya yung taong likas na malakas sa masa, yung sako ng bigas, tuneto na ladang kalabasa. May ginuntuang puso para sa kapwa Pilipino, mga tao umaasa sa pag-asang binubuo mo. Negosyo para sa kababayang nating nangingibang bansa, para di malayo't mawalay sa kanilang pamilya para kumita. Pensyon sa mga senior may kapansanang naghihikakos, makadyos at makatao para sa mahirap bagong Marcos. Iboto Francis Leo Marcos para Senador number 44 sa balota. So maya-maya, kita-kita tayo mga kapayne at naghihintay tayo ng bus ngayon. Kitrits! Yun, nasa bus na tayo mga 5-9. Siguro mga 30 minutes na biyahe. Darating na tayo sa ating katotohanan. So, biyahe muna tayo mga 5-9. Samahan nyo muna. So ayan mga ka-5-9, nakababa na tayo. So ayan sa likuran ko yung Boss Reef Mall. Nakababa na po tayo, papunta tayo ng Philippine Embassy para tayo ay bumoto. At syempre, kaya nga sinabi ko, ito yung pagkakataon na naibigay sa atin. Nakapag-day off tayo, so tara. Samahan niyo ako mga ka-5-9, medyo maglalakad tayo ng mga 10 to 15 minutes siguro. Ayan, mali yung dinaanan ko, nasa buhangin ng tuloy ako. So ayun, Norway Philippine Embassy. Mamaya pag malapit na tayo sa Philippine Embassy, magbibidyo ulit tayo. At itatry natin magpaalam doon sa police o sa escort o kung anuman security guard na nandun sa Philippine Embassy. Baka sakali pwede tayong kumuha ng video, kahit clips lang, ng ating Philippine Embassy. So syempre sasabihin natin, sasama sa ating vlog. So itatry natin mga ka-5-9. Kung hindi man, so bago tayo dumating sa Philippine Embassy, hanggang doon lang yung ating video. So kita-kits mamaya mga ka-5-9. Boom, boom. So eto mga ka-5-9, ayan, malapit na tayo sa Philippine Embassy. At makakaboto na rin. Karapatan natin to, ano? Privilege natin bilang isang mamamayang Pilipino. Sa ganitong paraan eh, maihayag natin yung gusto natin mangyari sa ating bayan. Ayun. Tara, yung mga ka-5-9, tapos na tayong bumoto. So hindi nga po pwede tayong kumuha ng video at kahit picture doon sa Philippine Embassy, na tayo ay magkakaroon ng fine. Medyo against the light ako.
Magkakaroon ng fine, 1,000 daw po, sabi. 10,000 ba? Oo. 10,000 daw. So, hindi na natin pinilit. So, ito, pauwi na tayo. At, syempre, bumoto tayo ng apat na senador. Unang-una sa listahan ko, syempre, si Sir Francis Leo Marcos at yung tatlo pa na korsonada ko. Isang presidente at isang vice-presidente. Doon tayo sa hindi viral. Baka sakali. Kanya-kanya hong ano yan. Kanya-kanya hong pili yan eh. Adi, yun ang aking pinili. Manalo man siya o hindi. At least yung sinasabi ng aking damdamin eh, iboto ko siya. Pero sigurado ako sa senador natin, Sir Francis Leo Marcos, kasama po yan. Ayan. So, paano mga ka-59? Hanggang dito na lang muna yung aking vlog against the light. Ayan, hindi against the light. So, kita-kits ulit tayo mga ka-59. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niyo po sa aking mumunting channel. Sa mga hindi pa po nakakaboto at sa darating na election dyan sa Pinas, huwag niyo pong kakalimutan, number 44 sa ating balota, Francis Leo Marcos po. Agdiag. Huwag kakalimutan, number 44 po ulit sa balota. Hanggang sa buli mga ka-59. Maraming salamat po. Boom, boom. Yun, so basta tayo mga ka-59. Uwi na. Medyo mainit. Medyo malayo yung nilakad natin. So, ayun, so basta tayo. Good luck dun sa mga tumatakbo. Ayun. Sa mga ating mga tumatakbo, mga politiko. Good luck sa mga senador, presidente at vice-presidente. At gusto ko lang magbigay ng message ng mga ka-59. Hindi po ito dahil sa sikat yung tao o dahil sa hindi kilala yung tao, hindi natin ibuboto. Kung ano po yung nararamdaman ninyo, kung sino yung nasa puso nyo, kung sino yung sa palagay nyo na makakatulong sa ating bansa. Kasi in the end of the day, tayo pa rin ang tutulong sa sarili natin. Tayo pa rin ang maghahanap buhay, tayo pa rin ang kakayod para sa pamilya natin, hindi kung sino man mga politiko na yan. So, yun lang po ang aking mensahe, mga ka-5 eh. At, syempre, vote wisely, pag-isipang mabuti. Yung bang hindi mo panghihinayangan yung boto mo kung manalo ka man o matalo. Maraming salamat po. Ako po si Aska Lupit, mga ma'am, mga sir. Dito na ako magko-closing. Saang mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ako sa inyo. Muli mga ka-59, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. At ingat po tayo lagi. Pagnilayan, pag-aralan nating mabuti ang lahat ng ating mga nakikita at mga naririnig kung ito ba ay may katotohanan o pawang kabaliwan lang. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta kay Aska Lupit. Ingat po tayo. Ang senador ko, yung subok na makatao, yung anda magbuwis ng buhay para sa bayan, lalo nung panahon ng pandemya. Hindi yung politikong trapo, yung tapat sa serbisyo at maasahan sa oras na kalimutan. Siya yung taong likas na malakas sa masa. Usako ng bigas, tuneto na ladang kalabasa. May ginuntuang puso para sa kapwa Pilipino. Mga tao'y umaasa sa pag-asang binubuo mo. Negosyo para sa kababayang nating nangingibang bansa. Para di malayot mawalay sa kanilang pamilya para kumita. Pensyon sa mga senior, may kapansan ang naghihikakos. Makadiyos at makatao para sa mahirap, Bagong Marcos. Iboto, Francis Leo Marcos para Senador, number 44 sa balota. Bagong mukha, bagong pag-asa.